Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Aba. Ako ang inyong magiging virtual teacher sa araw na ito. Ihanda ang inyong sarili sapagkat ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa mundo ng kaalaman. Tara, simulan na natin! Bago tayo mag-umpisa, gusto kong ihanda muna ninyo ang inyong papel at ballpen. Nakuha mo na? Bilang pagsisimula, magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral. Magpapakita ako ng mga larawan at tutukuyin ninyo kung ito ba ay magpapakita ng pagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa sa pamamagitan ng pagpalakpak ng tatlong beses. At isang beses naman kung hindi. Simulan na natin! Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang lalaki na pinaupo ang matanda sa kanyang pinagkakaupuan sa loob ng bus. Sa tingin niyo mga bata, ito ba ay nagpapakita ng pagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa? Tama! Magbigay tayo ng tatlong palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Pumunta naman tayo sa pangalawang larawan. Ang pangalawang larawan naman ay nagpapakita ng isang bata na ibinibigay ang kalahati ng kanyang pagkain sa kanyang kamag-aral na walang baon. Sa tingin nyo, ito ba ay nagpapakita ng pagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa? Tama! Magbigay tayo ng tatlong palakpak para sa batang ito. Isa, dalawa, tatlo. Napakahusay! Ngayon, pumunta naman tayo sa ating susunod o pangatlong larawan. Ang pangatlong larawan naman ay nagpapakita ng isang ginang na sumisingit sa pila. Sa tingin nyo, ito ba ay nagpapakita ng pagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa? Hindi! Hindi tama ang sumingit sa pila sapagkat marami ang magagalit. Bigyan lamang natin ang ginang na ito ng isang palakpak. Isa. Pumunta naman tayo sa pang-apat na larawan. Ang pang-apat na larawan naman ay nagpapakita ng isang nakatatandang kapatid na ibinibigay ang kanyang paboritong laruan sa kanyang nakababatang kapatid. Sa tingin ninyo, ito ba ay nagpapakita ng pagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa? Oo naman! Ang ganyang kapatid ay dapat nating tularan at ito ay kahanga-hanga. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Pumunta naman tayo sa panghuling larawan. Ang panghuling larawan naman ay nagpapakita ng isang bata na inaagaw ang lapis ng kanyang kamag-aral. Sa tingin ninyo, ito ba ay nagpapakita ng pagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa? Mali! Mali ang mangagaw ng gamit ng iba. Magpaalam muna tayo bago kunin o hiramin ang mga gamit ng ating mga kaklase. Bigyan lamang natin siya ng isang palakpak. Isa. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Sa puntong ito, maipapakilala ako sa inyo, si Patrick. Panoorin at pakinggan natin ang kwento ni Patrick tungkol sa kanyang bakasyon. Tapos na ang quarantine! Sabik na sabi ni Patrick. Matapos manatili sa bahay ng 6 na buwan, ang kanyang pamilya ay nagpasyang magbakasyon sa Benguet. Wow! Napakaganda naman ng lugar na ito, sambit ni Patrick sa sarili. Nakita niya ang napakagandang hagdang-hagdang palayan na noon ay nakikita niya lamang sa telebisyon at mga aklat. Sa kanyang pamamasyal, may nakita siyang kakaiba at bigla siyang natawa. Nanay, tingnan niyo po ang mga taong iyon. Sino po sila? Bakit ganoon ang kanilang mga kasuotan? Patawang tanong ni Patrick. Anak, sila ang mga ifugaw.
hindi tama ang pagtawanan mo ang kanilang pananamit dahil ito ay bahagi ng kanilang kultura. Ah, ganun po ba, Nay? Tanong ni Patrick. Tama, anak. Iba man ang lahi, kulay ng balat, at pananamit ng isang tao, sila ay nararapat pa rin nating igalang at tanggapin. Paumanhin po, Nay. Simula ngayon, hindi ko na sila pagtatawanan. Ang nagsisising tugon ni Patrick. At doon nagtatapos ang ating kwentong Ang Bakasyon ni Patrick. Ngayon, tingnan natin kung nanood at nakinig kayo ng maigi sa ating kwento. Kunin ang sulatang papel at isulat ang tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para magsagot. Pagkatapos, susuriin natin mamaya kung tama ba ang mga ito. Makinig ng mabuti. Para sa unang katanungan, saan nagpunta ang pamilya ni Patrick? Pangalawang tanong, ano ang nakita ni Patrick sa bingget? Pangatlong tanong, nang makita ni Patrick ang mga katutubong ifugaw, ano ang naging reaksyon niya? At panghuling katanungan, kung ikaw si Patrick, pagtatawanan mo rin ba ang mga ifugaw? Bakit? Sa puntong ito, mayroon akong ipapakitang mga larawan ng tao. Tutukuyin nyo kung anong karapatan ang naipapakita ng bawat larawan at makinig habang isinasalaysay ko ang kanilang mga karanasan. Ang unang larawan ay si Paul. Si Paul ay isang banyaga na galing Amerika at namumuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Anong karapatan ang kanyang tinatamasa? A. Karapatang mamuhay. B. Pangkabuhayang karapatan. Pangalawang larawan ay si Pedro. Si Pedro ay isang magsasaka na walang sariling lupa, ngunit siya ay malayang nakapagtatanim sa lupa ng kanyang amo na nasa abroad. Anong karapatan ang kanyang tinatamasa? A. Kalayaan sa pagsasalita. B. Karapatang makapaghanap buhay. Para sa pangatlong larawan, siya si Mary Jane. Si Mary Jane ay mula sa pamilyang kapos sa buhay, ngunit ito ay hindi naging hadlang upang siya ay makapag-aral. Siya ay nasa 5 baitang at libreng nakakapag-aral sa pampublikong paaralan. Mga bata, anong karapatan ang kanyang tinatamasa? A. Kalayaan sa pagsasalita. B. Karapatan sa edukasyon. Pang-apat ay si Martin. Si Martin ay reporter at malayang nakakapagsulat ng kanyang mga opinyon tungkol sa gobyerno. Anong karapatan ang kanyang tinatamasa? A. Karapatang makapaghanap buhay. B. Kalayaan sa pagsasalita. At ang panghuling larawan naman ay si Angel.
Si Angel ay isang sanggol na nakita sa basurahan. Ngayon, siya ay mayroon ng bagong pamilya na nagmamahal, nag-aaruga at nagpapalaki sa kanya. Anong karapatan ang tinatamasa ni Angel? A. Karapatan sa edukasyon. B. Karapatang mabuhay. Ngayon, puntahan natin si Paul. Ano ang karapatan na kanyang tinatamasa? Tama! Karapatang mamuhay. Bawat tao ay may karapatang mamuhay ng mapayapa kahit pa ito ay isang banyaga, iba man ang kulay ng balat, mayaman man o mahirap. Dumako naman tayo kay Pedro. Si Pedro ay isang magsasaka. Ano naman ang karapatang tinatamasa ni Pedro? Magaling! Karapatang makapaghanap buhay. Paano naman si Mary Jane na isang mag-aaral? Anong karapatan ang kanyang tinatamasa? Ito ay ang tama, ang karapatan sa edukasyon. Wasto ba ang inyong sagot? Bawat bata ay may karapatang makapag-aral ng libre. Kaya kayo, dapat kayo mag-aral ng mabuti kagaya ni Mary Jane. Puntahan naman natin si Paring Martin. Anong karapatan ang kanyang tinatamasa? Bilang isang reporter, karapatan niya ang kalayaan sa pagsasalita. Hindi lang reporter, bagkus, pati na rin tayo. Lahat tayo ay may karapatang ihayag ang ating opinyon at saloobin. At ang panghuli ay si Baby Angel. Siya ay may karapatang tama. Siya ay may karapatang mabuhay. Kahanga-hanga! Ngayon, maideya na kayo sa iba't ibang karapatan ng ating tinatamasa. Sumubok pa tayo ng ibang gawain. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti. Sa gawaing ito, kunin ang inyong ballpen at learning activity sheet o maaaring kumuha na lamang ng ballpen at papel para masagutan ang mga gawain. Pipili kayo ng mga sitwasyon na nagpapakita ng iba't ibang karapatang pantao. Isulat lamang ang numero ng tamang sagot. Unang numero. Hindi nakaboto. Pangalawa. Nakakapahayag ng sariling opinyon. Pangatlo. Nakalaya dahil sa maling paghuhusga. Pang-apat. Nakakapagtinda sa mga stall ng palengke. Panglima, hindi nakapagtrabaho dahil kulang sa edukasyon. Panganim, ayaw patirahin sa kanilang lugar dahil iba ang kanyang lahi. Pangpito, minamaliit dahil siya ay anak ng isang magsasaka. Pangwalo, pinapaluhok sa iba't ibang gawaing pangkultura sa paaralan. Pangsyam, binabato ang bahay dahil sila daw ay hindi bagay tumira doon. At panghuli, kumain ng masustansyang pagkain sa tamang oras. Ngayong tapos nyo nang sagutin ang mga katanungan, ilagay ang inyong learning activity sheet sa loob ng learning kit at ipasa ito sa inyong guro. Ano-ano ang inyong natutunan sa tinalakay natin ngayon? Tama! Natutunan natin ang mga karapatan ng iba't ibang tao. Bakit kailangan nating isaalang-alang ang karapatan ng ibang tao? Magaling! Dapat nating isaalang-alang ang karapatan ng ibang tao upang magkaroon tayo ng pagrespeto sa bawat isa at upang malaman natin kung ano ang maaari at hindi natin maaaring gawin. Ngayon, handa na kayo para sa pagtataya.
basahin mabuti ang bawat pangungusap, ilagay ang letrang K kung nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa karapatan ng pantao at WK naman kung hindi. Una, umuwi sa bahay ng kahit anong oras. Pangalawa, makinig ng mabuti sa nagsasalita. Pangatlo, maging mabuting halimbawa sa silid-aralan. Pang-apat, turuan ang kaklase na hindi maintindihan ang aralin. Pang-lima, magsabi ng tamang impormasyon. Pang-anim, humingi ng permiso bago hiramin ang gamit ng kaklase. Pang-pito, iiwan ang kalat kahit saan dahil may nagliligpit naman. Pang-walo, maging maingay habang nag-aaral ang kapatid. Pang-siyam, huwag makinig sa sermon ni nanay. At ang panghuli, bilhan ng regalo ang mga kapatid ngayong darating na Pasko. Ang galing naman! Sigurado akong nakuha nyo ng tama ang mga sagot sa bawat item. Heto ang karapatang antas ng bawat score na nakuha. Siguraduhin nagawa nyo na rin ang iba pang karagdagang gawain na ipinapagawa ng mga guro sa inyo. Maaari nyo muling panoorin ang video na ito sa aming YouTube channel, Aral TV DepEd Leyte. Alam kong marami na namang mabubuting gawi ang inyong natutunan sa araw na ito. Naway tayo ay matutong rumispeto sa karapatan ng bawat isa dahil ika'y batang bida sa ESP. Hanggang sa muli, paalam!